Tingnan tayo itong Samsung. Ang problema nito ay nagbubukas naman, may backlight siya pero walang picture. Yun oh, may backlight siya. Sa tapos siguro ang nangyayari dito, nagpapatay sindi ito. Kasi may tay. Ayun, mayroon nga siya patay sindi. Naririnig mo yung pag-on niya, tutunog tapos mawala, tutunog ulit. Yung may backlight siya ngayon, oh. Yun, nawala na naman. Tumunog ulit. Okay. So, yan yung problema niya. Nagpapatay sindi siya. Tapos, walang display. Samsung. Okay. So, ito yung kanyang model. Yan. Samsung model 55. So, yung ganitong modelo ay scrollless din ito. So, medyo mahirap din ito buksan. So, medyo malaki ito. Medyo mahirap din buksan. Try natin. So, nabuksan na natin yung unit. 55 inches na Samsung. Ito yung kanyang main board. Built-in DC to DC sa main board. So medyo mahirap pa ganito ang problema talaga. Kasi hindi mo ma-separate yung isang side para dito. So mayroon din siya ribbon dito. So pag nag-hang ka rito, try natin. Pero gagawin muna natin dito. Titingnan natin kung pag nakatanggal ba yung panel natin, gumagana ba yung backlight nito. So yun muna yung gagawin natin. Kasi napapansin natin sa unit kasi nagpapatay sindi ito. Okay? So una gagawin natin, saksak natin ito. Bali, hindi muna natin gagawin yung tatanggalin yung ribbon. Testing muna natin kung ano ang function niya dito sa loob. Yan, nakasaksak na yan. Yan, nag-backlight siya. Patay. Yep, matay yung ilaw. So, minto na siya. Patayin lang natin. Yon, nagbukas siya ulit. Okay, matay ulit. Yep, shutdown ulit. Okay. So, yan ang trabaho niyan. Yan na lang yung nangyayari sa kanya. Sa tuwing isasaksak mo siya, on-off na lang ang function niya. So, alamin ngayon natin kung ang board ba natin ay buo pa or sira na. So, hahang natin yung ribbon. Tatanggalin natin yung load side ng ribbon natin. Kasi, pag may problema sa panel ito, automatic, magpo-protect yung DC to DC nito. Ngayon, pag nag-protect yung DC to DC niyan, pwedeng mag-trigger yun para i-shutdown yung mainboard. Okay? So, gagawin natin, nakahang yung ribbon. Try ngayon natin. Yan, nakahang yan. Tingnan natin kung magtuloy-tuloy yung ilaw niya. Yep. Lumabo yung ilaw, namatay, at lumiwanag siya. So, hindi na siya nag-shutdown, ano? Tuloy-tuloy na yung ilaw niya. So, ibig sabihin yan, yung ating mainboard ay buo. Walang problema sa ating mainboard. Nagkakaroon lang siya ng on-off dahil sa load side ng ating panel. Pwedeng may sira sa side na ito or pwedeng may sira sa side na ito. So, dahil ito ay putol, yan, putol yung kanyang top board, try muna natin pagganahin ito. Ito lang muna, tapos yung sa kabila, wag natin ikabit. Okay? Punot ulit natin. Yun o, hindi namatay yung ilaw niya. Yan. Okay? Punot natin. Tapos, ikakabit ngayon natin yung ribbon. Pero bago tayo magkabit, magde-delay lang muna tayo. Wag muna kaagad natin isalpak. Kasi minsan, medyo mapino din yung pin nito. Yan. Didelay lang tayo ng kaunti. Huwag muna natin isalpak para makapag-relax muna yung circuit natin. Baka mayroong karga yung circuit natin. Or kung wala mang karga, safe siya. Kung may karga, delikado siya. Kaya relax muna natin ng kaunti. Okay? So nakapag-relax na siya. Try natin ngayon ikabit ulit to. Okay.
Tapos gagawin natin, ihang natin yung isa. Tatanggalin natin yung isang side. Buti nga ito, may putol yung board nito. Mas mahirap yung walang putol. Yan, nakatanggal na yung isang side natin. So ito, patay, walang supply ito. Ito lang yung may supply ngayon. Yan. So nakahang na yan. Okay, saksak ulit natin. Tingnan natin kung magno-normal pa rin yung kanyang ilaw. Yan, nag-backlight na siya. Kukulimlim siya. Dapat liliwanag na yan. Yon, namatay siya. Ibig sabihin, yung side na ito, yun yung may problema sa kanya. Yung isang side na ito, maaring good ito. Yon, nag-on off yung ating unit. Okay, bunot natin. Yan. So, nag-on off yung ating unit kahit nakahang na yung isang side natin. So, ibig sabihin, dahil putol yung ating top board, maaring good yung top board natin dito. Maaring itong side na to ang may problema. So, gagawin natin dyan. Ito yung ating mga clock signal. Yan. May naka parallel dyan na kulay itim. Parang kapasitor yata yan. Kasi nga, nakakabit siya sa may ground. Ground to CK. Ground to CKB. Yan, nakakabit lahat yung itim na yan sa ground to CKB. So, hindi yan nakasiris sa ating circuit. Nakaparallel lang yan sa ground to CKB natin. Okay? So, yan yung ating side signal sa side na ito, sa kaliwang side pag nakadapa. Okay? So, wala tayong i-remove dyan kasi yan, oh, hindi siya series connection sa circuit. Okay? So, ang gagawin dyan ay cutting. Magka-cut tayo nyan. Okay. So, tingnan natin sa kabila. Hindi rin pwede tayo mag-tape method dito. Kasi nga, nakihati din itong ribbon na ito. Yan. Nakihati ito sa ating signal. So, pag nag-tape tayo dito, pati ito, mawawalan din. Yan. Pag nag-tape tayo dito sa ribbon, pati yung side na ito, mawawalan to. Tapos, ito mawawalan din. So, hindi gagana yung tape method sa ganito. Ang remedyo talaga dito ay cutting. Hindi siya remove na. Yan. Hindi remove. Okay. Tingnan natin yung kabila. So, sa kabila naman, ito naman yung kanyang mga clock signal. Yan. May nakasulat yan. CKB1, CKB2, LC1, LC2. Okay. So, napansin nyo, hindi rin siya nakasiris sa ating clock signal yung mga itim na yan. Nakaparallel siya ground to CKB. Okay. So, focus muna tayo rito. So, hahanapin natin kung anong signal ang may problema dito. So, sa ganito, pwede natin i-apply dito yung resistance. Magsusukat tayo ng resistance kung mayroong clock dyan na mababa yung resistance niya. Ibig sabihin, siya yung may problema. Okay? Okay. So, ito na. Bali, magre-reading tayo dito. Resistance lang tayo. Titingnan natin kung may makuha tayong kakaiba rito. Sana may mahuli tayo rito. Okay, ito. Naka-ground lang yung tester natin. So, mayroon tayong 3.3M. Mataas. Ito, 3.3M din. Ito, M din. Ito, M din siya. Yan, M din. Ito, M din. So, parang lahat M yata. Yun, M din. Ano tayo? Naka-ground lang tayo, ha? Ground to CKB. So, M lahat yung nasusukat natin. Okay, M lahat ng nasusukat natin. Okay? So, may isang step pa tayo gagawin. Okay, yung susunod natin gagawin dyan, dahil M lahat ng nasusukat natin, resistance pa rin tayo, pero lahat ng sukat natin nasa CKB na. Hindi tayo kukuha ng circuit sa ground. So, CKB to CKB tayo ngayon.
titingnan natin kung matataas yung value ng CKB niya. Okay, ito ay yung pinakadulo ay 8 natin. CKB 8. So, ito 8 to 7, check natin. 8 CKB 8 saka 7. Try natin. So, open, nasa M siya, no? Open siya, walang resistance. Ayun, 8.5. Kita ba? Yan, 8.5 yung clock 8 to 7. 7 to 6, 8 point, ganun din. 7 to 6, 6 to 5, 3.1M. Okay, medyo natakpan lang pero mayroon. Sana tayo, 6 to 5. 5 to 4, ayun, nakita na natin. Yan, no, point. Wala pa 1K. Kita ba? Wala pa 1K yung... Okay, sana ba tayo? So, 5 to 4 ba tayo? 8, 7, 6, 5 to 4. Okay, namatay na ilaw natin. So, 5 to 4. Ayan, okay yung 5 to 4, ano? Yung 4 to 3 natin. Ito yung damage 4 to 3. 4 to 3, tapos 3 to 2 ay damage din. 2 to 1, 2 to 1, okay, buo yung 2 to 1 natin. Yan, buo yung 2 to 1 natin. LC1, LC2, okay. Okay, isti natin. So, yung isang circuit dito, may leak din sa ating CKB, ano? Yung pinakadulo na circuit. Ito, okay siya dito. Matataas siya dito. Sa good na signal. So, nagkaroon siya ng leak dito sa 8, 7, sa 5. Yun, sa 5 siya nagkaroon ng leak. Tingnan natin sa 4. Sa 4, may leak din siya sa 4. 3, 2, sa 1 natin, tingnan natin kung may leak siya. So, may leak din siya sa 1. Okay. So, may tama din yung isang point dito, isang test point dito. Sa 5, sa 8, 6, 7, 5. So, 1 to 5, leakage siya dito. Yun, may leak siya sa 1 to 5. Pero, 6 to 7 to 8, wala siyang leak. Okay? Yun, so nakakuha na natin yung may problema na circuit. Yun, guide na natin yun para kung saan tayo magkakat. Kung anong circuit ang ikakat natin para hindi mag-protect yung ating mainboard. Okay, so try natin ikat ngayon yun, yung mga circuit na yan. Okay, so na-trace na natin yung circuit niya. Yan, na-is-is na natin kasi medyo mahirap din dito sa taas. Mahirap din mag-cutting. Dito medyo malaki yung space ng cutting. Tapos na-trace natin yung ating CKB8 ay ito, itong pinakadulo na to. Yun, sunod na yan, 8 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ito yung signal natin, clock signal 8. Ito naman yung LC1, LC2 natin, itong dalawa. Tapos, yung ating pinakadulo na may leak kanina, yung ST. Itong ST, leak din ito ng 1K. May leak din yan ng 1K sa ating clock. Sa ating clock signal. So, yung circuit ng ST na yan ay dito pumasok sa isang, ito siya, yung isang ito. So, medyo kailangan din natin i-cut ito kasi may damage din ito. Nagsushort ito sa ating signal dito. So, yung ibang clock natin ay wala siyang leak na 1K. Pero pag tinis mo siya dito sa ibang clock na may damage, may leak na siya sa 1K. So, kailangan din natin siya tanggalin.
yung isti na yan. Isti, try natin mamaya. Ito, isti. So, ito ay, yan, nakasiris siya dito sa isang resistor. So, pwede siya dito i-remove sa resistor. Yan, yung isti na yan. Tapos, yung ating LC, LC ito, saka LC1, nakasiris din yan sa resistor. Yan o, nakasiris. So, ito, pwede i-remove yung mga resistor nito. Ito, itong tatlo, pwede i-remove yung resistor. Pero itong CKB1 hanggang CKB8 natin ay wala siyang resistor. So, yan ay kailangan natin i-cut. Kakat natin yan dito. Pero yung LC1, LC2, saka ST natin, STB yata ito. Pero nakalagay dito, ST lang, oh. ST lang ang nakalagay. Yan, wala siyang STB. So, ST ang nakalagay. So, remove lang natin yan, resistor. Okay? O, mas maigi kung kaya naman niya magkaroon ng display na kinat na natin yung 8. Plus, tinanggal natin itong 3. Kung kaya niya mag-display ng normal, mas maigi. Pero, gagawin muna natin dito ay tanggalin muna natin yung mga leak parts. Yung leak na circuit, yun muna yung i-disable natin. Titingnan natin kung ano ang resulta nito. So, ito, ihahang natin ngayon ito. Tapos, itong ikakat natin yung 1 to 4 or 1 to 5 na. 1 to 5 ikakat natin. Iwan natin yung 6, 7, 8. Okay? Okay, so ito na. Nakat na natin yung isti. Ah, nakat na. Tanggal na natin yung isti. Yan. So, susunod natin tatanggalin yung ating mga clock signal. Yan. Okay, bali ikakat natin si 5. 5 to 1. 1, 2, 3. Itong 5 to 1 ikakat natin. Yung LC1, LC2 huwag muna natin ikat. Okay, so nakat na siguro yan. Tester natin. Tingnan natin kung shorted pa yung circuit niya. Okay, so nakat na natin yung signal. Nakasip na rin natin. Hindi na rin siya, ano, hindi na siya shorted. O, ibig sabihin, open na yung circuit natin. Okay? So, titester ngayon natin yung ating mga clock. Titingnan natin yung clock signal natin kung nagbago ba yung reading nito. Nagbago ba yung circuit nito. So, tingnan ngayon natin yung 8, 7, 6, 5, 5 to 4, M na siya, 5 to 4, 4 to 3, M na rin siya, 3 to 4, M na rin siya, 2 to 3, M na rin. 1 to 3, 1 to 2, M na rin. Okay, so normal circuit na siya. Pati dito sa ating ST, M na rin siya. Okay, M na rin siya. Okay, so normal circuit na tayo. Yung 8 to 7 natin, check natin kung normal din. 8M. 8M, okay. 8M. So, wala na tayong nakukuhang K dito. Yan. Puro mega na. Okay. So, try natin ito kung gagana ito. Yan. Okay. Check natin. Titingnan natin kung gagana. Yan. So, kapit natin yung ribbon dito. Naikapit na natin yung ribbon dito. Yan. Nakakapit na yan. Titingnan ngayon natin kung magno-normal operation yung unit natin. Kung magbabacklight ba siya ng tuloy-tuloy. Okay, nakabit na lahat. Yan. Saksak lang. Yun, nagbacklight siya. Pumurap yung ilaw niya. Dapat lumiwanag yan. Namatay. Ayun, lumiwanag. Hindi na siya namatay. Yep, hindi na siya namatay, oh. Okay, tingnan natin kung may display. Hindi na namatay, oh. Nagtuloy-tuloy na yung display niya, yung backlight niya.
Ayun, mayroon na nga siya. At positive nga, sira yung side na ito. Yan. Mayroon siyang katas na liquid. Yun o. Nagkatas yung liquid sa side na yan. Kaya yan pala ang problema niya. Yan. Sakit talaga ng mga ganito ka lalak ito. Okay, so ganun din ang issue niya. No? So yung may-ari ng PCL na kagagawa lang din natin, ito din yung may-ari nun. Ito naman Samsung naman. Tapos, ganun din yung issue niya. Ito, medyo malaki ang naging problema nito kasi nagkaroon talaga ng puti yung isang side niya. Okay, so try na lang natin. Pag ganito kasi may damage, gagawin natin dyan, ikakat na natin yung buong signal. Kakat na natin yan para hindi na magkaroon pa ng problema ulit. Okay, so yan o. Napapalabas natin yung picture niya. Malinaw pa naman sana ang problema. Sira talaga yung gilid na ito. So nagblanko talaga yung gilid na ito. Yan. Tapos ngayon lang natin napansin, yun, no? Sunog yung gilid. Yan. May sunog pala yung gilid nito. Ito. So malamang nag-short dito. Saka ngayon ay nakakaramdam tayo ng init dito. Ibig sabihin kahit nakat natin yung mga CKB natin dito, may signal pa siyang pumapasok dito na para uminit yung side na ito. Okay, so tatry natin hanapin yung signal na pumapasok dito. Ikakat natin yon para wala nang papasok dito, para uminit pa nang uminit itong side na ito. Okay, so try natin hanapin yon. Yun no. So may itim na talaga siya, pero pwede pa gamitin. Kasi yung side na ito, mayroon yan nakakabit na ganito. Yun. Mayroon siyang safety na nakakabit dito. So ito yun, no? Ito nga, namula nga yung isa dito. Ito. Pansin nyo ba, napula yung... Yan, ito yun, no? Nakakabit yan. Nakaganito kasi yan, nakatago yan. Yan. Mayroon silang white dito, protection. Nakakabit yan. So ngayon lang natin napansin, no? Pula siya, parang nasunog yung side na ito. Tapos yung itong side ay okay naman. So ito may tama talaga siya. Okay? Okay, so ito siya. Yung ginawa natin ay nag-cut na tayo dito. So mainit pa rin siya. Kinat na natin ito. Kinat na natin lahat yan. Ito, kinat na natin to. So, mainit pa rin yung side. Tapos ito, kinat na rin natin. Si LC1, LC2 ay tinanggal na natin yan. Nakahang na yan dito sa taas. Yan o, nakahang na yung LC1, LC2 natin. ST, nakahang na rin. So, ang naiwan na lang na signal dito. Yan, malabo. Okay. So, ang signal kasi na pumapasok sa side na ito. Yan, sa side na ito ang pumapasok dyan hanggang dito. Yan, makikita nyo yung circuit na yan sa loob. Yan, makikita nyo yan, hanggang dito yung signal na pumapasok sa kanya. Ibig sabihin, itong signal na to pumapasok pa sa kanya. Itong isa ay stick. So ito, patay na ito. Pero itong malaki na to, saka yung dalawa yan, ay pumapasok yan dito. Yan. Okay, hanggang dito. So bali, isa, dalawa, tatlo pa ang pumapasok sa kanya. Yan. Kasi yung dito sa loob na yan, yung paloob na nasa circuit, huwag na natin galawin yan kasi papunta yan sa IC natin. IC ng ating source cop, huwag natin galawin yan. So ang gagalawin lang natin yan, yung palabas lang na circuit. Yan, makikita nyo yan, yung palabas na circuit hanggang dito. Yan, yan o, yung mga circuit na yan. So dito pumapasok pa ito sa side natin, side na panel, itong tatlo. So ito patay na to. So may tatlo pang pumapasok. Ito tanggal na rin ito, nakat na rin natin. So may isa dito hindi nakat. Ito nakat na yan eh. Ito nakat na rin. May isa dito hindi nakat. Okay. So umiinit pa yung side. Kailangan hindi yan uminit para hindi malala ulit yung
hindi na madadagdagan yung sunog niya. So kailangan matanggal natin yung source na supply na pumapasok doon sa short na circuit natin. Okay, so ito na lang ang naiwan, tatlo. Try natin, pag nag-cut pa tayo ng tatlo na yan, ay hindi ba mawawala yung picture ng side na ito. Baka pag nakat natin yan. Okay, so ginawa natin ay kinat na natin lahat ng circuit na pumapasok doon. Lahat ng pumapasok doon sa side na may sunog, kinat na natin. So lahat na yan, ito. Kita nyo yung circuit na ito mula dito. Ayan, mula dito. Ito sa loob, yung mga circuit na papasok na yan sa loob, huwag nyo i-cut yan. Kasi papasok yan sa IC ng ating source cook. So lahat dito, lahat ng circuit na yan, yan yung palabas mula dito, yan, nakikita nyo naman yung kinat natin. Yan, nakaputol na yan lahat. Itong LC1, LC2 ay nakatanggal na yan sa tack board. Tapos ito, kinat na rin natin yung dalawang yan. Ito, nakakat na yan yung ST natin. Tapos ito, kinat natin. So, napapansin natin yung side dito na may sunog. Yan, wala nang init to. Hindi na siya umiinit. Ibig sabihin, wala nang supply dito na pumapasok para maging mabigat pang load niya. At hindi na siya magkakaroon pa ng sunog sa side na yan. Or lumaki pa yung sunog niya. Okay, so tingnan natin kung may picture pa rin ito. Okay, so may picture pa rin siya. Napapalabas pa rin natin yung picture. Nagkaroon na ng konti dito yung mga parang airlines na manipis. Pero manipis lang naman. Pwede pa siya panuuran. Tapos putol na yung side dito. So mula dito hanggang rito ay wala na siyang display. Kasi damaged na yung side dito. Okay. Ayan. So sayang ano. Pero at least napapagana pa rin natin. So nasa may-ari na lang ito kung gagamitin pa nila or hindi. Yan. So mamaya try natin itabik yung ito. Try natin ikapit ito kung gaano kalaki ang mawala. So yan, doble ano, doble sana. Yan, doble ang nawala sa kanya. So dalawang ganito dapat. Yan. Okay. So pwede ito kag binabaan nila yung screen. Hindi siya naka 16.9, siguro mga 4.3. Baka mag-compress, magpasok pa yung picture nito. So pwede pa naman siya gamitin. Basta hindi lang siya mag-shutdown. Pero sa ginawa natin, wala nang supply itong side na ito. Hindi na ito magkakaroon pa ng problema yung side na ito. Huwag lang ulit magkaroon ng problema yung side na ito. Pag nasira pa yung side dito, negative na yan. Wala na talaga. So yun. Okay. Sasarado na lang natin to, tapos mamaya magpa-final test tayo. Okay, so ito na, final test tayo. So kahit nagkaroon ng problema ito or hindi natin na perfect ang gawa dito, wala naman talaga manggagawa tayo dahil sunog na yung pinakasalamin nito. So at least mai-share ko sa inyo kung paano ang pagtutrouble para makuha kung ano talaga ang naging sira niya. Okay, so Samsung 55 inches on-off problem. So kadalasan yan sa mga ganong model, ganong klase yung mga screwless. So ito na, nilagay na natin yung safety ng ating screen. Yan. So mayroon talaga siyang itim na ganito kalaki. Okay, so nainaan na natin yung sounds, baka masapul. Okay na yung display niya. Ang problema lang talaga yung side na ito. Yan. Pero normal na yung display natin. Okay. So, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.